pag-usapan naman po natin ang bayani ng Mactan. Ikalimandang anibersaryo na po ngayong taon ng Victory of Mactan, kaya naman naglabas po ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 5,000 peso lapu-lapu commemorative banknote at silver commemorative medal. Panoorin po natin ito. Mula sa pagiging mukha ng 1 centavo coin, ay nagbabalik sa ating pera ang matapang na bayani ng Mactan na si Lapu-Lapu. Pero kung dati ay makikita siya sa pinakamaliit na halaga ng salapi, sa 5,000 peso banknote na makikita si Lapu-Lapu. Pangalawa ito sa pinakamataas na banknote, sumunod lang sa 100,000 peso currency denomination ng bansa. Formal ng nilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng National Quincentennial Committee ang 5,000 peso Lapu-Lapu commemorative banknote at medal bilang bahagi ng 500th anniversary ng tagumpay ni Lapu-Lapu at ng mga bayani ng Mactan laban sa Banyagang Mananako. Makikita natin dito sa banknotes yung si Lapu-Lapu, yung portrait niya, yung sa Battle of Mactan, yung sa eagle, meron din sa likod yung sa eagle, saka yung coconut tree. And then, andito rin yung sa barko na tinatawag nating Karakowa na ginamit nung panahon ng ating mga ninuno. Tulad ng ilang banknotes ay mayroon din itong security features. Bagamat hindi ito for circulation, maaari pa rin makabili ng 5,000 peso banknote simula sa mga susunod na buwan. By March, pwede na tayo magbenta at pwede doon sa aming kasya department doon sa security plant complex at meron din dito sa main office na cash kung gusto ng public. Magkakaroon din ng selebrasyon bilang pagpupugay kay Lapu-Lapu at sa kanyang mahalagang kontribusyon sa ating mayamang kasaysayan sa mismong Lapu-Lapu Day, April 27. Yung tema na dinidevelop natin ngayon ay yung humanity and victory na harinawa sa April 27 ay unti-unti na tayo magsisimula ng tagumpay para po magapi natin itong virus na ito na matagal na rin pumipinsala. In this coming April 27, is a big celebration. This is the quintessential celebration of the victory at Mactan. No? Punta kayo sa Lapu-Lapu City, nakikita nyo yung The Battle of Mactan reenactment. Napaka-importante po nito, no? Dahil unang-una, yung victory in the Battle of Mactan, yan yung una nating kauna-unahan nating matagumpay na labanan laban sa dayuhang mananakop, no? At binibigyan natin dito ng importansya si Lapu-Lapu dahil laging nakasentro sa Luzon ng ating mga pambansang bayani. Ngunit kailangan balikan natin na yung laban natin laban sa dayuhan na mananakop or kolonyalismo ay nagsimula noong panahon ni Lapu-Lapu. Gaya ng pinapaalala sa atin ng National Historical Commission of the Philippines, sana tumatak sa ating isipan na higit pa sa nakakaing isda, kundi isang matapang na chieftain na nakipaglaban para ipagtanggol ang bayan, laban sa mga dayuhang mananakop si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, ang tunay na bayani ng Mactan.